Hello guys, welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawana. Ang ganda ng topic natin ngayon. Pero bago ang lahat, shout out muna kasi mamaya meron akong special na isa shout out. So shout out kay Kia David saka kay Ron Chris Garcia. So ang topic natin today is about denitrification, no? Kung matatandaan nyo, may ginawa na akong video nito before, siguro about 2 years ago, and marami na nagtatanong sa akin kung kamusta na raw ba yung system. Well, dapat magwa-water change ako kanina, kaya lang medyo matagal matapos yung water change ko dun sa kabilang tank. So naisipan ko mag-test. So yan, makikita nyo yung result ng test ko. After yan, last na water change ko was a week ago. So kung makikita nyo, ang result ng test ko ngayon is 0 ammonia, 0 nitrite, and 20, almost 20 lang yung nitrate ko, no? So mababa pa rin, pwede pa ako actually hindi mag water change, pero talagang ang routine ko is once a week water change dito sa tank ni Levi, 50%. Para matest ko kung talagang nag-work nga yung denitrification system na ginawa ko dati, no? Kasi ang tagal ko nang hindi na-testo. So, the best way is kumuha ko ng tubig dun sa kung saan lumalabas yung tubig dun sa container ng denitrification system natin. So, yan nga yung makikita nyo sa screen. Kumuha ako ng tubig and tinest ko. So after ko i-test, ang result na lumabas somehow slightly lighter, no? Mas yellowish as compared dun sa result ng yung water na galing directly dito sa tank. So around siguro mga 10 to 20 rin siguro, lighter ng konti. So more on 10 parts per million. So nakakatulong ba yun? Well, para sa akin, oo, no? Kasi before ko ginawa nga itong denitrification system, itong simpleng denitrification system ko, eh normally nag-average ako ng mga 40 ppm every week dito sa tank na to, eh. So yun yung routine ko. Every week, 50%, so yung 40 mapapababa ako ng 20, and then after a week 40 na naman siya, water change na naman ako. And every month usually nag-i 80% ako, no, na water change para mas mapababa ko pa. And after ko nga nagawa yon, halos hindi na ako nag-test ulit, eh, after ko ma-prove na gumagana nga siya somehow. So ngayon, nag-test ulit nga ako. Yung result was 20 ppm. So in short, ang nitrate ko is within 10 parts per million lang, no? Once a week. Theoretically. So kung 20 ppm ngayon, kung mag-50% water change ako, magiging 10. So every week, kung babalik siya ng 20, 10 parts per million ang nadadagdag. So kung paano ko ginawa tong denitrification system ko, eh check nyo na lang yung old video ko. Lalagay ko na lang yung link sa end ng video na to. So para makapag-set up din kayo, no? Kasi in reality, tong design ko, hindi naman kayo gagastos ng extra, except yun nga, magdadagdag lang kayo ng media na ilalagay nyo sa sealed container. So things to consider, i-recap ko na lang kung ano yung mga dapat nyo i-consider. Unang-una, sa setup na to, dapat yung water flow, no, less than, may nabasa ko, less than 200 liters per hour lang yata yung flow. Yung sa akin, siguro hindi lalagpas ng 5 yan, eh, kasi wala namang pump to. Kumukuha lang siya ng tubig dun sa sump. Yan, makikita nyo sa screen, no? Kumukuha lang siya ng tubig dun sa sump. And then, yung gravity na yung nagbabagsak dyan, eh. Hinihigop na siya ng gravity. Kaya tuloy-tuloy lang yung daloy ng tubig niya dun sa container. So, second,
shoutout ko na rin si Andre Clemente, no? Isa siyang expert sa Arowana Intelligence Group, no? So based dun sa study niya, kaya raw nag-work yung denitrification system is yung denitrifying bacteria eh napipilitang gamitin yung oxygen dun sa nitrate, no? So importante yon, kaya kailangan yung container na paglalagyan nyo is sealed. So i-prevent nyo yung surface agitation, kasi pag nagkaroon ng surface agitation, malamang magkakaroon ng dissolved oxygen dun sa tubig. E di hindi mapipilitan yung denitrifying bacteria nyo na i-process yung nitrate. So bali wala. So kailangan sealed. Yun yung second na dapat nyong i-consider. And then kahit ano namang media, pwede nyong gamitin for denitrification. Yun nga lang, it will take a lot of time. I mean, it will take a longer time para magkaroon kayo ng denitrifying bacteria as compared dun sa nitrifying bacteria. So, siguro 2 months pa, no? Kung maglalagay kayo ngayon, abutin pa kayo ng 2 months bago magkaroon talaga ng denitrifying bacteria yan. Hindi ko na maalala kung ilang buwan inabot yung sa akin eh. Most probably 1 to 2 months din. So, ganun din katagal. So, speaking of dissolved oxygen, kung titingnan nyo yung tank ko, no? Well, theoretically, maraming dissolved oxygen dito kasi nga marami akong aerator. So, kaya doon ko nilagay sa dulo yung hose na pupunta sa denitrifying bacteria, eh, ina-assume ko na dun sa part na yon ang pinakakonting oxygen. Kasi kung dito ko lalagay, eh, kakabagsak pa lang ng tubig dyan galing dito sa main tank. Most probably, maraming dissolved oxygen dyan. So, kaya ako doon nilagay, ina-expect ko yung mga nitrifying bacteria rito sa some overhead sump natin, eh magamit niya yung oxygen para ma-process yung ammonia at nitrate. So, pagdating doon, nitrate na, and then less oxygen. And then pupunta nga siya doon sa container kung nasaan yung denitrifying bacteria natin. So, merong nag-post sa Arowana Intelligence, no? Ang ganda nung idea. So, kung sino ka man, hindi ko na mahanap yung pangalan mo eh. Ito yung design niya. Ang ganda kasi ang goal niya rito most probably is gusto niyang magkaroon ng denitrifying chamber wherein hindi na siya gagastos ng pump or hindi na siya maglalagay pa ng extra pump. Which is maganda kasi pag di ka naglagay ng extra pump, definitely hindi ka nagagastos ng extra sa kuryente. So maganda yung naisip niya, ganyan. From overflow, dadaan sa first chamber for denitrification. Kaya lang sabi ko, i-modify mo. Kasi the fact na galing yan sa overflow, most probably dyan yung maduming part pa ng tubig. No? Hindi pa na-filter yan mechanically. Eh. So, advice ko was to put the pipe coming from dun na sa return, no? And then maglagay na lang siya ng control valve para ma-minimize niya nga yung flow nung water papunta dun sa denitrification chamber niya. Kaya lang, naalala ko yung sinabi ni Andrick na ngayon ko lang naalala, no? So kung nanonood ka, para sa'yo to, yung design mo, meron ka pa pala kailangan idagdag. So yung second consideration na sinabi ko na kailangan sealed, no? So kailangan maglagay ka rin ng takip dun sa first chamber mo. Wherein ang makakapasok lang is yung tube galing dun sa return para iwas sa surface agitation. So sana dun sa nag-design yan, ituloy mo kasi magandang idea yan. Lagyan mo lang ng takip and then hopefully mapakita mo sa amin na mag-work, no? Sure ako maraming matutulungang keeper yan.
lalo na yung mga namumroblema sa nitrate. And para sa akin, no, yung sa akin maliit na system lang, akakatulong siya, pero it's not a substitute para hindi ako mag water change. So again, huwag niyong isipin na dahil meron kayong ganyan denitrification system, lalo na sa akin maliit lang, eh hindi na kayo mag water change. So ganun pa rin ang routine ko eh. Every week water change. Yun nga lang, hindi tumataas ng 20 parts per million, which is a good thing. So that's about it. Thank you for watching. Please make sure to subscribe, pa-like and share. Bye.